ang first love ni Mila, si Francisco Tambuntik. Galing sa isang mayamang pamilya si Francisco. Ang kwento niya sa akin, hindi masyadong gusto, pero ano kumbaga, aniligawan pamilya niya. Kasi parang binibigyan ng mga regalo yung mga pamilya. Saan nyo na-meet si Francisco Tambunting? Kasi hindi naman siya artista. Hindi sa kayo party lang. Ha? Party. Oh, you fell in love with Francisco Tambunting. Oh, yes. Oh, ano? Was it because he was handsome? Because he was rich? Or both. He was handsome and rich. Yes. Okay. He was a good man. Sabi ni Mila that she married him for his money and for his looks. How much money are we talking about? Well, my understanding was they're the only ones with a Packard during the time. And nung siya ay... Packard is an American car. Correct. Okay. Yung mga Madrigal at saka ang Senator Benigno Aquino Senior bilang ninong at ninang nila sa kasal nila. It was a society wedding. Yes. In love siya sa aking lola. Oh, Lolo Paquito. His nickname was Francisco Lolo Paquito. Ikinasal sina Mila at Francisco noong 1943. Wedding of the year. Sa UST Chapel. Nagbunga ng dalawang anak ang kanilang pagsasama, sina Sunny at Ellen Tambunting. Matapos ng 5 taon, nauwi sa hiwalayan ang relasyon ni Mila at Francisco. Why did you divorce him? You married him in 1943 and then you divorced him in 1948? Makahiwalay ka ba? Oo nga, bakit? Change of ano? Change of what? Of venue. Anong sinabi niyo sa kanya? Sorry ha, pero... It's not that I don't love you anymore. It's just my change siguro. Well, I've grown older. Iba na ang priority ko ngayon. Sinabi niyo sa kanya yon? Mm. Oh, my goodness. After 5 years, na-realize niya na hindi yan yung... Ang naghahanap siya ng isang lalaki na marunong magtrabaho. Because ang sasabi niya nung panahon niyon, dahil nga mayayaman sila, ay hindi rin yata masyado nagtatrabaho yung lolo ko at hindi pinagtatrabaho ng kanilang magulang. So, hindi niya nagustuhan yan. Considering na siya ay lumaki, na nagtatrabaho, naging artista siya. From 12 years old? Yes, naging artista siya at 12 years old. Uh-uh. Naging superstar siya at 1939, 16 years old, with no less than President Manuel L. Quezon in attendance. That was the first film of LVN in 1939, Giro ko. Anong sinabi ng parents niya, ng yung mother ni Mila del Sol? I think may problema na sila nung panahon na yan. Nang aking lolo. Mm-mm. Kaya tanggap na ng lahat. At, alam na nila na masama ang, yes, ang yes. Kalagayan ng marriage. Yes, kasi lagi niya yata nag-aaway. Lagi na silang hindi nagkikibuan. Oo. So, alam nila may problema na po. O, yan. Muling tumibok ang puso ni Mila para kay Alonzo Young, isang Amerikano. Where did you meet him? Sa party din. Sa party din. Kayo ay party girl ba kayo? Hindi did naman. You like going to parties? No. Okay. So, you met Al Young and you told Francisco, your husband, sorry na lang, but I love Al Young. Mabilis na nahulog ang loob ni Mila kay Alonzo. Kaya naman, wala pang 1 taon mula na makipaghiwalay siya sa dating esposo, ay nagpakasal na siya kay Alonzo. When you married Al Young, what was it about him? He was handsome. He was definitely handsome. Was he rich? No. No. So it was just his good looks and his intelligence. Okay. Ano sinabi ng parents nyo nung kinasal nyo si Al Young? Gagalang sila, siyempre. Oh. Ano sila? Ano ang explanation nyo sa kanila? Iba na ang feeling namin ngayon. Eh. Talaga? Mm. Okay.
nagkaroon sila ng dalawang anak, sina Melissa Claire at Melita Jean, na mas kilala sa showbiz bilang Jean Young. Pero nauwi rin sa hiwalayan sina Mila at Alonzo matapos ang 12 taon. Iniwanan niyo si Al Young o siya ang nag-iwan sa inyo? Maaring both. At sino naman ang gusto niyo? Wala naman. O wala naman. Eh di ba si Eddie Romero? Nauwi man sa hiwalayan ang dalawang naunang relasyon ni Mila Del Sol, hindi ito naging hadlang para umibig siyang muli sa ikatlong pagkakataon. Nakarelasyon din ni Mila ang direktor na si Eddie Romero. Nagbunga ng dalawang supling ang kanilang relasyon na sina Dinky at Ludo. When you were with him, wasn't he married? No. Yes. He was married also. So you were the other woman. How long were you together? Tagal, I think he was the longest man I was ever with. Why did you fall in love with Eddie Romero? Hey, you cannot tell your heart who to love and who not to love. Really? Basta maging kaibigan mo, maging ano muna kayo, on muna kayo as friends. Uh-huh. Then it develops from there. Okay.